pagkakaroon po ng anak ay pangarap ng maraming mag-asawa. Ito ay isang mahalagang bahagi at pagpapalakas ng pagsasamahan ng isang pamilya. Gayunpaman, may ilang mga kalalakihan na may kinakaharap ng mga kondisyon nito, yung tinatawag na azoospermia at oligospermia, kung saan ito'y maaring maging hadlang sa kanilang kakayanan na magkaroon ng anak. Kaya naman, kaugnay niyan ay makakapareho po natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine. Welcome back, Doc. Magandang umaga, Audrey at Ryan, at magandang umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig po. Yes, good morning. Alam mo, Doc, ang minsan sa napapatunayan ng pagiging lalaki sa pagkakaroon ng anak eh. So lahat halos ng mga lalaki gusto talaga magkaanak. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong humahadlang sa mga kalalakihan na tinatawag na azoospermia? Okay. Audrey, ang azoospermia kasi, lagi natin sinasabi, inahalintulod natin ang semen, no? O ang similya. Lagi nating dapat malaman, ang similya ay may seminal fluid at sperm cell. Minsan kasi, pag sinabi nating similya, dapat andoon yung karampatan, dami ng sperm cell natin. Normally, you should have at least 60 million. Pag azoospermia ka or sinasabi ng mababa ang count or walang si sperm cell, ay ito po ay sinasabi na nagkakaroon tayo ng problema. Pag azoospermia kasi, Audrey, walang sperm cell. Pag oligospermia or oligosuspermia, ito po ay mababa lang ang sperm cells natin. Usually kasi mga 15 million. Siyempre, hindi pa rin sapat yan sa numero na kailangan natin. Mm-hmm. 60 million pala dapat, Audrey, yung kailangan. Pero Doc, ano naman po yung mga posibleng sintomas ng azoospermia at oligospermia? Okay. Usually kasi nararamdaman natin lang, Ryan, yung pagsakit ng testicles natin o sa scrotal area. Kasi dapat nating alamin, is this a obstructive type or a unobstructive? Pag obstructive type, ibig sabihin makami problema sa ugat natin, kaya naririnig nyo yung varicocele. Yung problema sa vas deferens kung saan... Okay, mukhang naputol yung ating linya ng communication, pero mamaya marami pa tayong itatanong kay Dr. Joseph, ano? Dahil sinabi niya nga yung difference ng azoospermia at ng oligospermia. Pero ang question dito, sakaling may mga sintomas ka ng ganito, Anong pwedeng gawin? Dahil maraming kalalakihan, kapag ito yung problema, gusto nilang magawa ng paraan. Ayan, Dr. Joseph? Hello. Ayan, naririnig mo ako yan, Dok? Hello. Okay. Ayan. Yun naman sinasabi natin, maaring problema sa anatomical or obstructive or non-obstructive. Pag obstructive kasi, problema sa daanan ng yung sperm, yung vas deferens, ugat, mga ganun. Pag hormonal, it has to do with your testosterone, your FSH, your luteinizing hormone sa pituitary natin. So yun ang problema in toto, no? Kailangan maalam natin yan. Kung hindi, magkakaroon ng mga problems anatomically. Tapos yung minsan nararamdaman natin, yung drive natin, yung emotions natin, even yung erections natin, magkakaroon ng problema. This is in regards to yung hormones na ibinibigay, itinatapon sa isang... Nawawala. Medyo nawawala na yung connection natin sa internet. Pero ang gusto ko matanong kay Dr. Joseph Lee, kung sakaling makabalik, no, ano ba yung pinagmumulan nito? Hindi ba ito yung lifestyle o genetic o namamana? Pwede. Or baka sa mga habits na may mga bisyo, no? Diyan na ata si Dr. This Joseph. This is secondary to lifestyles also, yung mga risk factors natin, yung paninigarilyo, alcohol intake, di ba? Hindi tayo nag-exercise, medyo obese tayo, meron tayo mga stress is even a factor, no? But it is not necessarily the sole risk for sperm production. Lagi natin tatandaan, Aubrey, Ryan, ang production ng sperm
ay nagmumula rin sa ano, kung paano yung testicles natin na ma-formulate ang mga spermatozoa hanggang lumaki sila at maging mature sperm, no? So, it doesn't mean na meron kang oligospermia or azoospermia, maging totally hindi ka na makaka-impregnate o makaka-fertilize. Mm-hmm. Meron tayong mga pamaraan or yung mga artificial insemination, yung sinasabi nating IVF or ICSI, kung saan just in case na hindi na tayo makaperform kasi yung magkaroon tayo ng mga problems with regards to yung semen natin, pwede nating i-harvest ang ating sperm at i-artificially i-implant sa female reproductive organ. Pero may mga pamamaraan po ba, Doc, para mabawasan yung epekto ng azoospermia at oligospermia? Oh, siyempre, ano, Ryan, 'di ba? Sabi nga, nabanggit nga ninyo ni Audrey, lifestyle is very very important. Eating good food, exercise, and all the risk factors. Meron naman tayong mga pagkain na pwedeng mag-enhance, 'di ba? Na pwedeng nakakatulong, 'di ba? Yung mga oysters, mga maca, ashwagandha, 'di ba? Yung mga tongkat ali minsan, these are very very important. Pero of course, the minerals that we have that are very sustainable to increase the sperm is your zinc, selenium, magnesium, vitamin E, vitamin D, di ba? Those are very important. Even the vitamin E na sinasabi natin tocoporon, no? These are very, very important in order to nourish at alagaan ating sperm cells. You have to remember, importante kasi ang sperm cells natin. Hindi lang madami siya, kailangan maganda pa rin siya. Kasi mas maganda ang production, pero hindi naman maganda ang mga sperm cells natin. Wala rin, hindi rin makakabuo yan. Well, Doc, ano po ba yung mga pamamaraan o paggamot na maaaring magamit para mabago yung sitwasyon ng azoospermia at oligospermia sa iyong katawan? Yes, pag problema natin, Audrey, is hormonal with regards to yung testosterone levels or yung imbalance ng hormones or even the stimulating factor hormones na sa ating pituitary, meron naman tayong gamot yan, like yung clomipine, di ba? Yung mga sinasabi natin, FSH na hormones treatment, no? But basically, it's very important na yung obstructive portion. Ibig sabihin, kadalasan kasi nagkakaroon tayong problema because of varicocele, may nagbabara doon sa spermatic ducts natin, sa vas deferens natin. So most of the time, highly, mga 80%, it is surgical in nature because yung anatomical structure, yung dadaanan mismo ng ating similya ay nagkakaroon ng problema. Isingit ko lang, Ryan, okay, kasi ang sabi ng mga matatanda dati, para may binanggit na si Doc Joseph, magnesium at tongkat ali. Zinc. Totoo po, zinc. Totoo po ba na kapag uminom ka daw ng sabaw ng buko? Buko juice. Eh, magiging healthy yung... Dadami yung ispero na lalaki. Hindi naman, it's just of course, lagi natin sinasabi, whatever is organic and nutritious will help in a sense. So, pero hindi naman siya masyadong contributory factor, no? At saka Audrey, Ryan, ito kadalasan tinatanong sa aking clinic. Mostly, this is for men individuals, though. Masturbation, daily masturbation doesn't have any effect with regards to azoospermia or oligospermia. It's also beneficial because the production of your spermatogenesis ay tuloy-tuloy. Gawa siya ng gawa ng bagong sperm. Oo. So, yeah. Normal lang pala yun. Pwede pala yun. Okay, sige, Doc. Maraming salamat po sa pagbibigay ng malawak na kalaman sa amin ngayong umaga patungkol po sa karamdaman na azoospermia at oligospermia. Dr. Joseph Limulim, nakapanayan po natin ang urologist na si Dr. Joseph. Maraming salamat at ingat po, Doc. Thank you, Doc. Maraming salamat.